Sa maraming demokrasya, simple na lamang po ang definisyon ng sedisyon. Ito ay ang pag-alok o paghimok sa mga tao na lumaban, umaklas o maghimagsik laban sa legal na otoridad. Pero mas malawak po ang definisyon ng sedisyon sa Pilipinas, marahil dahil mula pa ito noong 1930s. Panahon pa po ng Philippine Commonwealth na ang buuin ng revised penal code na naglalaman ng sedition law. Inigpitan noong panahon ni dating Pangulong Marcos, pero muling niluwagan ng mapatalsik na si Marcos. Sa Article 139 ng revised penal code, ang sedition ay ang maingay at magulong pag-aaklas at paggamit ng intimidasyon, pwersa o anumang illegal na paraan para makamit ang isang pakay. Ano po yung mga posibleng pakay nito? Ito'y pigilan ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng eleksyon, at ang pagpapatupad ng tungkulin ng isang alagad ng pamahalaan, o kaya ang paghimok ng acts of hate laban sa isang pampublikong opisyal. Ano naman pong sinampa laban kay Rodel Jaime? Ito po yung inciting to sedition na lalong mas maluwag at mas malawak ang definisyon. Maliban sa pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng mga seditious act, pinaparusahan din ng Article 142 ng Revised Penal Code ang pagsusulat na tinatawag na scurrilous libels laban sa gobyerno. Ibig sabihin na mga iskandalosong pahayag o paratang laban sa gobyerno ay paparusahan itong batas na inciting to sedition. Dagdag pa rin ang mga speeches o publications that can stir up people versus lawful authority. Ibig sabihin na mga pahayag na umano'y nakakaudyok sa mga tao na pumalag o kumontra sa mga otoridad. Noong panahon ni Pangulong Marcos, gamit na gamit ang batas na ito laban sa mga kritiko ng administrasyon, lalo't malawak nga ang sakop ng mga definisyon na ito. Ang parusa po sa mga ito ay prisyon koreksyonal o hanggang 6 na taong pagkakabilanggo.